Mark, ano ba ang motive? Relevant ba yan para mapatunayan na may criminal liability ang isang tao? Ang motive compared sa intent, iba. Don't forget, ang intent kasi MJ, it is presumed. Presume ang intent, but ang tawag doon, general intent is presumed in criminal cases. It means general intent is presumed in the commission of a felony. General intent. Pero may tinatawag tayong special intent. Ang special intent, if it is an element of a crime, kailangan mapapatunayan yan. Kung hindi mapapatunayan, madismiss ang kaso. Like for example, intent to kill. Kailangan mapapatunayan ang intent to kill. Kasi kung hindi yan mapapatunayan, instead ang kaso homicide, maging physical injury. Madowngrade. Madowngrade. Paano naman kung ang biktima, patay na? Yung crime results to a death of a person. Ang intent to kill from special intent, maging general intent na. It means pag napatay ang isang tao, presume na may intent to kill ang isang akusado. So hindi na dapat papatunayan sa korte na may intent to kill kasi in the very first place, intent to kill is presumed already pag patay na ang biktima. Yun ang intent. Iba ang motive. Ang motive, MJ, ito yung tinatawag na the moving power that impels a person to do a certain result. Moving power lang. For example, patayin mo yung isang tao, binaril mo yung isang tao. Yung pagpatay, kailangan may intent to kill. But ang tanong dyan, pinatay niya isang tao kasi inagaw niya yung girlfriend niya. Inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose. Yung pag-agaw, ang tawag doon, yung vengeance. Vengeance is motive. Hindi yan intent to kill. Vengeance is a motive. Kasi inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose. Ang issue dyan, is the motive relevant in a crime of homicide or murder? It is irrelevant. Irrelevant yan yung vengeance. Ang pinag-usapan sa criminal cases, yung intent to kill, hindi yung motive or yung vengeance. But may certain exception na ang motive pwedeng magagamit in the prosecution of a criminal cases. Dalawang example, MJ, na yung motive pwedeng magamit. Una, pag yung identity ng isang akusado, doubtful kung sinong pumatay. May namatay na tao dyan. But wala tayong direct evidence kung sinong pumatay. So hanapin natin, sino bang may motive na patayin yan? So pwede magamit na ebidensya ang motive. Doon matitimbang. Yan. Pero actually, motive as a general rule, irrelevant. But in this case, kasi the identity of the accused is doubtful. So second, if the evidence is only circumstantial evidence lang, wala naman direct evidence, mga sabi ni Pedro, sabi ni Juan, sabi ni Maria. So circumstantial evidence lang. In that case, yung motive pwedeng magagamit na evidence. But as a general rule, motive is irrelevant in the commission of a felony kasi ang importante dyan is intent to commit a crime, hindi yung motive ng isang tao. Motibo, intention. Motibo, pag batas ang pinag-usapan, pag doon na sa korte, pag prosecute ka ng kaso, yung motive actually is irrelevant. Magagamit na yung motive pag yung identity ng isang akusado, hindi ba doubtful tayo kung sino talagang pumatay or ang ebidensya na available sa prosecution is only circumstantial evidence. That's the time na motive pwedeng magagamit. Pero pag may ebidensya naman na sinong pumatay, actually motive is irrelevant kasi sabi ko kasi example, pag pumatay ng isang tao, yung intent to kill, yun ang importante. Yung vengeance or yung dahilan sa pagpatay niya kasi inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose, vengeance ang tawag doon or yung paghiganti. Yung paghiganti, yun ang motive. Ang motive is irrelevant. Except yung dalawang exception na sinasabi ko. Kasi pag pakinggan mo sila, Kuya Mark, yung dalawang salita, yung intention tsaka motibo, parang para saan sila ng meaning. But in criminal law, iba ang motive, iba ang intent. Yun yan. Iba ang kanilang pakahulugan. Yes, kasi ang intent to kill. May intention kang patayin ang isang tao. Intent to kill. Intention yan. But ang rason sa pagpatay niya, kasi inagaw ni Pedro ang Jose, ang girlfriend ni Maria, ang girlfriend ni Jose. In that case, yung pag-agaw, yun ang vengeance or yung paghihiganti. Yung paghihiganti actually is irrelevant in the commission of a felony except pag yung
kulang yung ebidensya for the prosecution of the case. May tanong si Helen D. Ano daw pagkakaiba ko yung Mark? Kahit ano lang, pahapyaw lang. Homicide sa murder. Actually, we will discuss that later on, but pahapyaw lang. Ang pagkakaiba ng homicide and murder, yung dalawa may intent to kill. But the manner of the killing ang pagkakaiba. Like for example, in homicide, ang pag-homicide, nag-aaway kayo. Dahil lasing kayo dala, aaway kayo, nabaril mo yung kaibigan mo habang pagkatapos kayo ng inuman, homicide yun. Pero pag may plano ka talagang patayin yung isang tao, natutulog, habang natutulog, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili, murder yun. So yun ang pagkakaiba. The manner of the killing sa isang tao. So ang manner of killing, doon maiba ang murder to homicide. Ang homicide, it is bailable. Ang murder is non-bailable.